Say ukol sa kanyang mga nalalaman. Sabi nung, kung tama ang pagkakarinig ko, sabi nung kamag-anak, wala naman daw affidavit siyang nalalaman. Pero merong mga nagsasabi na meron, at meron pa ngang isang ano na binigay sa akin ng ating chair, may isang website, yung Pinoy Trend, na nagsasabi nga na nandun may mga litrato pa ng mismong affidavit. Meron ba kayong nalalaman na affidavit talaga at nakabanggit doon ang mga pangalan ng individual kasama ang CIDG na may kinalaman sa droga? No, Your Honor. So walang nakakaalam kung may affidavit talaga si Mayor Espinosa? Senator Grace, si Senate, si Chief Inspector Espinido, siya yung Chief of Police ng Albuera, siya yung nag-handle kay Mayor Espinosa nung say turn over ni Chief PNP. I think we should hear from him. But before that, I'd like to acknowledge the presence of the co-chair, the chairman of the Justice and Human Rights Committee, Senator Gordon. Welcome to this hearing. Thank you, Mr. Chair. So, sir, pakilinaw lang, kasi yan ang lumulutang na kwento, may affidavit, kaya nga siguro na napatay. Kaya gusto ko rin malaman, Ms. General Magalong, no? Magre-retiro na kayo sa December 14. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Alam namin na talagang kailangan namin ng isang mga katulad ninyo. Pero kung kayo po ay magretiro, sinong papalit? At paano na ngayon katulad nitong affidavit na ito? Una muna, pakisagot muna kung may affidavit ba. Excuse me, Mr. Chair. As co-chair, I'd like to manifest. If I came in late, I was chairing the Blue Ribbon Committee in the other room. So I'm done with that, so I'm here. Thank you very much. Go ahead, Chief Inspector Espinido. You make your narration based on your personal knowledge or what you know about the whole Espinosa case. Or good morning, Your Honors. Mayroong apidabit si Mayor Espinosa na sinalaysay at sana kanilagdaan. Okay, nandun ba nga? Meron nga bang nababanggit na mga involved na CIDG? As per sa affidavit niya, Your Honor, mayroon. Huwag mo nang banggitin yung mga pangalan. May mga personalidad rin, tama? Yes, na mga kilala na nandun. Okay. So yun lang, tapos na raw ang aking oras. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yeah, please proceed. Before I recognize Senator Recto, please proceed with your narration. Nasayan ako ng Albuera, Your Honors. Nag-assume ako is 18 of July. So nag-umpisa ako doon Monday yun. Pagkatapos doon kaagad tinawagan ko si Mayor Espinosa, dahil ang purpose na nandyan ako para sa groups ni Espinosa. Sinabihan ko siya na clarify mo, July 18, 2016, Your Honor. Okay, proceed. Okay. So tinawagan ko siya, sinabihan ko na mag punta ka rito para matulungan ka sa problema na nasa ngayon, nasa sa'yo ngayon. So, ang response niya is, bakit ako magpunta sa'yo na ako ang mayor dito? So, sinabihan ko siya, ang pag-alam ko sa Espinosa, hindi mayor, drug lord, kasi noon naman yon. So, ang ginawa niya, hindi lang talaga siya magpunta. Sinabihan ko siya, bigyan kita ng timeline hanggang Friday. Kung hindi ka magpunta dito, so, hindi ka na matulungan kung sa problema mo ngayon. So, sa nangyari, ma'am, nung Friday, nalaman ko na lang na pumunta siya dito sa Camp Crami. Ang sabi daw na mag-surrender kay at si PNP, kay Sir Bato. So, nung mangyari yon, nakita ko na lang din sa TV na nag-surrender siya. Ang sabi niya na natatakot nga raw siya, si Espinido lang, natatakot na lang siya kay Espinido. So, sa lahat-lahat, ma'am, nagtawag na si PNP sa akin na nagsabi na okay, si Mayor Espinosa magpunta dyan para mag-surrender. Maraming yung sabi sa inyo, so tulungan mo. Bigyan mo ng security siya para makasiguro tayo. So yun naman sa atin, pag naghintay lang ako sa kanya, August 4, 24, nandoon na siya nagpunta. No? Dala yung application niya sa protective custody niya. So, ang nangyari sa protective custody, nag-approve naman yung regional director ko, si Sir Beltihar,
Pagkatapos may mga kondisyon na nandyan lang siya, kung magpirma siya, hindi siya lalabas sa office, yung maliit na kwarto na katabi lang ng office ko. Pagkatapos lahat ng mga kagustuhan niya maglabas, magsabi talaga para sa kanyang security. But before magpunta tayo ng August 24, ma'am, 18 ako na-install ng July of this year. 28 of July, nakabaybas tayo sa grupo ni Kerwin Espinosa. Sa labas ng mansyon niya, doon lang sa harapan, no, basketball court, nakahuli tayo ng lima. Pagkatapos may dalawa na may baril, nagsasabi na sila ay security ni Mayor, at saka may mga lisensya daw yung mga baril nila. So nahuli natin, in-inquest na agad natin. Noong 30 ng July din, nakahuli tayo ng alin security din nila sa labas ng bahay ni Kerwin Espinosa na may baril, na inquest pa rin natin. Agosto, naka-encounter kami doon sa area, ma'am, ng anim na namatay. May mga baril, naka-recover tayo ng 13 mga long firearms, assorted, may short, at saka may mga rifle grenade. At the time, ma'am, ang nag-file ng... Sabi mo, by bus, may drugs kayo nakuha? Yes, Your Honor. Ilang kilo? Bawat sa kanya, kasi in position, may 70, may 80, may 40. Total? Mga 300 to 400 grams, Your Honor. So, nung nandoon tayo sa encounter, naka-confiscate tayo ng 13 na mga assorted firearms sa area. Doon sa labas na ng bahay ni Mayor Espinosa, yung dalawa na namatay, may sa labas ng bahay ni Kerwin Espinosa, at saka yung isang bahay ni Kerwin din na magka-malapit lang. Fast forward, we're more interested in your investigation, exactly, of affidavit. Mayor Espinosa. Ikaw ba yung nag-imbestiga? Yung investigator ko, Your Honor. Hindi, sa office mo, sa office ng Chief of Police, hindi ba? Yes, Your Honor. Okay, proceed. Okay. Noong Your Honor, nung magpunta na si Mayor, sabi niya na sabi siya ng totoo, magtulong siya na talagang together with his protective custody request. Kasi alam niya na kung ako magsabi ngayon, delikado na ako sa isasabi ko. So tinanggap natin yun, with the permission also sa regional director ko. Nung sinalisay na niya ang lahat, sa harap mismo ng investigator ko na barrister din, Your Honor, nagsasabi na siya na mayroon akong pink book, yung mayroon akong listahan daw book. So pink man ang color, kaya nilalaman natin ng code na pink book, Your Honor. So ganoon na nakita ko naman. So sabi ko sa kanya, una, sigurado ka, alam mo yung sino itong nasa lista mo. Yun ang sagot din niya, na kaya nga, sir, voluntary ako magpunta sa iyo, magpatulong ako sa security ko. Kay isabi ko talaga yung totoo, kasama na itong mga lista na to. So ang ginawa, nag-drop yung investigator natin. Nung pagkatapos pag-drop, sinabihan ako na, sir, sabi ni Mayor daw na okay na lahat ito, saan mag-subscribe. So tinawagan ko lang yung regional director ko. Okay, sa madalit sabi, nakompleto yung affidavit. Nakompleto. Nandiyan na rin yung pink book na sinasabing turnover sa'yo. Ano naman yung blue book? Yung blue book, sir, 17 ng August, September, nagsabi, yung may text message sa akin, sir, na nagsabi na, sir, nakonsensya na ako, hindi na ako sa grupo ni Kerwin Espinosa, pero lahat ng mga documents, kasi ako ang accountant, treasurer, secretary, nilipin ko. Anong pangalan nun? Si Rebecca, Your Honor. Bibet ang pangalan. Bibet? Yes, Your Honor. Babae, lalaki. Babae. Rebecca, ano na nga yun? Giano. Ang apelido. Rebecca Giano. Yun ang parang secretary, accountant ni Kerwin o ni Mayor? Sa kanila lahat. Sa kanila. Your Honor. So,
dalawa na yung libro ngayon. Yung yes, blue kay Berbica, yung pink kay Mayor. Ano yung hawak ni Kerwin? May iba daw kay Kerwin kasi ang nangyari, Your Honor, nakita mo ba yung laman ng dalawang notebooks? Nakikita, Your Honor, siyempre. Pareho. Pareho ang contents. Hindi magkaparehas, Your Honor, kasi mayroon na sa kay Mayor yung pink book, mayroon, may iba din sa blue book. Nakasama na yung chiki na nakuha namin. Na kanino yung dalawang notebooks na yun ngayon? Sino may possession? Yung property custodian ko na investigator, Your Honor. Did you mind yung chain of custody nito hanggang ngayon? Preserve yan yung chain of custody nung dalawang notebooks na yan? Opo, Your Honor. Did you make the mayor sign each and every page? Yes, Your Honor. Of the of which book? Yes, Your Honor. Which one? Lahat ng yung pink book. Yung dalawang libro, pinapirma mo kada page. Di ang nangyari, Your Honor, so yung pink book lang sa kanya, yung talaga ang pinirma niya sa harapan mismo ng prosecutors nung mag okay, file. Anyway. So yung lumabas na affidavit ni Mayor, yun na yun patungkol do sa libro o yung book na nakita mo. Yes, Your Honor. May kopya ka ba ng affidavit ni Mayor? Mayroon, Your Honor. Meron kang dala. Meron ka rin reproduction ng kopya ng pink book at saka yung blue book? Yes, Your Honor. Can you more or less attest na yung contents noong yung laman noong pink book at saka yung blue book talagang nagsimula doon sa pinagkuhanan noong turn over sa iyo? I understand the other book, the blue book, dinag-apito, di ba? Yes, Your Honor. Tinuro ni Bibet. Bibet, Your Honor. Okay, so please continue. So na makita na nag-text si Bibet na mayroon na konsensya siya, so sinamahan kami pagkatapos na-identify na namin siya. Kasi na-convince namin na kung totoo yan, magsabi ka ng totoong pangalan mo, puntahan natin kung saan mo nilibing yung documents. So, nung hinukay ninyo, bukod sa blue book, ano pa yung nakuha nyo doon sa pinagkukayan? Kasama, kasi binalot yun, Your Honor, ang mga cheque at saka ibang mga receipt ng deposit. Ilang cheque yun? 100 plus, Your Honor. Nasa inyo rin possession yan? Sa investigator natin, Your Honor. Nasa investigator. So, never mind, kung 100 yan, to go through the names, masyadong mahaba, no? Please continue your narration. So, nung magpunta kami sa kuan pa sa prosecutors para ma-subscribe yung kay Mayor mga sinabi sa Laysay, before siya nag-sign sa harapan, pinakausap siya ng provincial prosecutors natin sa mga abogado para sila lang privately. Kung totoo talaga na kagustuhan niya, hindi siya pinilit, so we have documentation for that, Your Honor, mga video at saka picture. Ano anong klaseng personalidad ang nakita mo doon sa notebook? May police, ano pa? Marami, Your Honor, mga politicians. Are you at liberty to divulge before this committee the names of those politicians, of those personalities for that matter? We would like to ask my regional director, Your Honor, if okay lang magsabi ako dito. Yeah. Chief Superintendent Elmer, payagan mo ba itong Chief of Police mo? Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Sir, we had an agreement with the GPNP then that we will just divulge the name of said personalities after the filing of cases against them. Ang problema, it's all over the papers eh. Yes, sir. Kaya sana ako nagulat, so... Yes, sir, yung Senator De Lima, please. Yeah. If previously announced already, because certain media items have already identified... Yeah, it's better that it come from I you. I don't mind that you disclose it, because I know that it's my name is in the number one list, if we are to believe the announcement of Secretary Aguirre. Yeah, and if you can qualify, based on your interview kay Mayor Espinosa, kung siyempre tatanungin mo, nakita mo pangalan ni Senator De Lima. O paano nangyari? Ba't nandiyan yung Senator De Lima? Kakilala mo ba siya? Nakita na ba kayo? Paano yung ba't nasama ang pangalan? Magkano bang napunta? Yung mga ganong information, natural lamang kasi investigador ka rin naman, di ba, dati? Yes, Your Honor. Tatanungin mo yan. Kung hindi ako bibilib sa'yo. So, go ahead. With the permission of Senator De Lima, you may proceed.
So far, Your Honor, yung mga direct participation talaga na nasasabi ni Mayor na siya ang nagbigay according sa laysay niya, pinailan kagad natin ang kaso. So yung affidavit ni Mayor na kasama natin sa mga kaso from Regional Internal Affairs Service, yung sa Ombudsman at saka sa DOJ, may National Internal Affairs Service. So totoo yun, Your Honor, ang sa atin naman na nung pagtanong natin, kasi hindi din maganda, Your Honor, sa side ko na malaman namin kung magsabi ka lang ng ganun, diretso na kagad. So may mga circumstances din, Your Honor, na kinukonsidered natin. No, para talagang makapatotoo ba, makonvince. Binalidate ninyo. Yes, Your Honor. May validation effort kayo, di ba? Yes, Your Honor. So ano yung effort nyo to validate the names on the list? Nung nangyari, Your Honor, nagsabi si Mayor, nandyan yung anak niya, sila, mga apat na anak niya, at saka yung kumulo wife niya. Pagsabi ko kay Mayor na gano'n, paano mo na nalalaman at nakikita na si Ma'am Dilima nakita kayo sa Bornham, sa Baguio? Hindi lang siya nagsagot. Nagsagot din yung mga anak niya, kami man doon, family, sir, nagpunta. Paano? Bakit napunta sa Bornham? Yung sabi ba, Your Honor, na nagkita sila na sa according sa salaysay ni Mayor, before siya nagpirma, yun ang tinanong ko nga. Before magpirma ng affidavit? Yes. Okay, ano sabi niya? So sabi niya na first time na nagkita sila ni Ma'am personal, na sila ni Kirwin nag-usap. Yung anak din niya, yung lalaki na si Kevin, nagsabi din na kami nagsama, sir, doon pinicturan pa, may picture kami. So yun ang validation natin na nagsama sila ni ng Espinosa family, ni Mayor Espinosa doon. May picture sila. So yun ang validation natin, sir. So alam mo yung picture, maraming ibig sabihin nun eh. Kasi kami, sanay na sanay kami, lalakad lang kami dyan, may magpapapicture. Hindi kaya gano'n na nangyari kay Senator Dilima na nakita sila sa Barnum, nagkataong nasa Baguio si Senator Dilima, nagpa-picture ngayon sina Kerwin. So sa gano'n din, sir, sagot, sir, hindi kami nag-rely sa picture. Ang sabi ko nga sa mga kasama sa pamilya na nagsabi mismo na sila nakakita na may nag-usap sila ni Kerwin more than 20 minutes. So gano'n, sir, ba? Sila nag-convince na talagang marinig nila si Kerwin na nagsabi na nagbigay na may binigay kay Ma'am na hindi lang sa ganun na magkano raw yung binigay? Sa affidavit lang ni Mayor Espinosa ni Kevin, yung anak nagsiya ang salaysay na ngayon, 8 million ang binigay nung first makita sila sa Burnham. Excuse me. Yes, Kevin Kerwin. Roland Kevin, Ma'am. Si Kerwin is Roland Kerwin. Yung kapatid niya na bakla, Roland Kevin. So meron din kapatid na Kevin. Yes, Ma'am. So that's aside from Kerwin. Yes, Ma'am. Pareha sila Roland, Ma'am. Ang madalas natin marinig yung Kerwin. Yes, Ma'am. So what you're telling us, it's another brother. It's a brother. Yes, Kevin. Ma'am. Yes, Ma'am. Saan daw binigay sa Burnham? Open yun ah. Yung ano, sir, yung kay Kevin na salaysay, yung anak niya, maliban kay Mayor, doon na sa Dampa, specific yung restaurant. Saan na kay, yung Dampa? Saan? Kay Claire de la Puente daw yung restaurant, Ma'am, as Your Honor. Anong location? Sa Mua. Mayroon man sa salaysay nila, Your Honor. Dampa sa Mua? Yeah. Sa Mua? Sa malapit daw yung sa Mua, ang malapit reference. Sa Mua, ang reference. Anyway, actually, Your Honor, mayroon silang salaysay na specific yan. So, kaninong salaysay yung nagsasabi na at sino yung nag-abot di umano kay Senator Dilima ng 8 milyon at ano pa yung base doon sa pag-usap mo kay doon sa pamilya, no? Pamilya, kay Your Kevin, Honor. Kay Mayor. Si Kerwin ba nakaharap mo na? Wala pa sin, Your Honor. Ang nakausap po lang si Roland Kevin at saka si Mayor Roland. At saka ibang kapatid ni... At saka ibang Kerwin. Kapatid. Yes, Your Honor. Sila yung nagsabi sa'yo sa isang pag-uusap ninyo, magkakasama sila, na gano'n ang nangyari. Yes, Your Honor.
Ilang beses daw nakapagbigay? Ang sa kay Mayor Espinosa, narinig niya lahat ang nangyari. Doon sa... Narinig o nandun din siya? Yung pagbigay na, Your Honor. Pero yung nakita sila, nandoon si Mayor. Yung pagbigayan na, Your Honor. Nandun din si Mayor. Narinig lang. Yung sa dampa na nag-execute ng salaysay, yung si Kevin Roland, si Roland Kevin, nandoon na sila sa kainan. So harapan ni Silvi ni Kerwin. Ang problema natin dito, napatay naman na si IDG si Mayor. Di ba? Mr. Chairman. Yes, Senator. Just a short manifestation. Si Joby, si Inspector Joby, maraming beses binanggit yung pangalan ni Kerwin. So, we don't know how the proceedings will unfold. But prospectively, and this is not really a motion, wala pa ho sa bansa, Mr. Chairman, si Kerwin. Pagdating po rito, I would like to request the committee to consider placing Kerwin under the protective custody of either the CPNP or ISAP. Dahil marami na hong nababanggit na pangalan ng pulis, mga politiko. Now, if Kerwin dies under the custody of the CPNP, I'm not really looking forward to additional hearings. No? If he dies, we have a problem. If he dies under the custody of the ISAP, we have a bigger problem. Before that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Sherwin and Senator Recto. So, yeah. I just want to... We may have a problem, Senator Nasan, because as I understand, si Kerwin Espinosa is the subject of a warrant of arrest. And necessarily, upon his arrival, the warrant of arrest must be served upon him and he must be brought before the court or before the judge that issued the warrant. So, we will have to resort to... secure or get a leave of court, di ba, Senator Dillon, for us to have custody of Kerwin Espinosa. Mr. Chairman, just to add to that, this is just proactively a concern, no? Because historically, if you look at the pattern, those who are placed under protective custody have this interesting habit of dying inside their... in custody, no? So I'm just looking at this from the point of view of the ongoing investigation in aid of legislation related to me. Yeah. I just put that on the table. Thank you, Senator Nasan. We'll have to tackle that when Kerwin Espinosa arrives in the country. Mr. Chair, just briefly, I would like to request this committee, if you have subsequent hearings, only if you do, to please call the media witness from GMA during the raid, and also Mr. Palermo, the one who witnessed or heard about the shooting. Thank you. Noted, Senator Po. Next in line is Senator. Are you through with your narration? How about the other personalities? In fairness to Senator De Lima, why don't you inform the committee, sino pa yung mga ibang personalities na nandun? According sa sinalaysay ni Mayor Espinosa, Your Honor, yun nga sabi ko na ang dami kung... Gusto na lang ninyo, Your Honor, but before, we would like to inform you na na-file natin yung kaso. Baka maka... So, accurate yung sinabi ko may warrant of arrest na issued against Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. We have 5 warrant of arrest na mga Nobel. No bail? Sa dalawa, sa both mag-ama, Your Honor. Eh, patay na yung isa. No bail. Do you have anything more to add in your narration, your testimony? Yun lang, Your Honor, sa akin na mayroon man tayong ebidensya dito sa mga sinalaysay nila, pero ang problema lang sa atin na ngayon, patay na si Mayor, hindi na siya makapagsabi, si Mayor Espinosa, hindi na siya makapagsabi kung totoo ba din ang sinasabi ko, maliban lang sa pagpatotoo natin sa affidavit. Senator Rad, ikaw na sunod. Mag-manifest lang si... Kung may affidavit na itong si Mayor sa inyo na sinasabi nyo ilang mga tao na malalaking tao, pulis, politiko, bakit kayo pumayag na ilagay lang siya sa jail? Ba't hindi nyo pa siya dinala sa NBI headquarters kung saan ay masisecure yung kanyang pagkatao? Bakit hindi nyo siya binigyan ng karapat-dapat na sekuridad? Your Honor, Number 9. Your Honor, high profile si
Kerwin, yung grupo. Ang makapag-desisyon kasi yon, Your Honor. Ang regional director ko lang, Your Honor. I'm sorry, pakiulit lang, please. Ang regional director ko lang makapagsabi sa ganun kung saan pwede i... Let me ask the regional director then. Kung talagang meron tayong due diligence dyan, at malaki yung taong sinasabi nila, alam nyo na pwede siyang patayin. Bakit hindi kayo siya doon sa bye-bye? Kung saan eh, kahit na may security doon, bakit nyo siya ilalagay doon? Ba't hindi siya dinala sa NBI headquarters o doon sa talagang kampo na talagang masisecure siya? Paano bang nagpabaya ata tayo dyan? Your Honor, Senator Gordon, I believe the provincial administrator can testify on that aspect. Di ba? Anyway, teka muna. Ito lang yung order of yung mga senators na dumating na magtatanong. After, of course, Senator Recto, then Senator Pacquiao, Senator Hunasan, Senator De Lima, Senator Subirio is not here anymore, Senator Bamu is not here, then Senator Drilon. In that order. Then Senator Gatchalian, of course, after Senator Drilon. Thank you. Please proceed. May I please have an answer from the regional director? Yes, Your Honor. It was a court order that made us follow for the late Mayor Espinosa to be incarcerated. Sir, you are a seasoned policeman, I take it. You will not make star rank without experience. You know that there is danger upon this prisoner na pagkakaya inilagay nyo doon sa isang kulungan na merong ibang mga nakukulong, katulad ng halimbawa sa Muntinlupa, may mga napatay doon. Nangyari na yan. Kunti police manifest to the court na dapat ilipat yan sa more secure premises para na rin witness protection yan eh. Para bang kaya nangyari yan eh, medyo napakaluwag ata ng paglagay natin dyan. Sir, what I did was to ask my provincial director to assess the threat existing in the area, and we augmented the sub-provincial jail by putting some public safety company personnel. Well, I have two comments about that now, with all due respect. Yes, sir. Bakit natin pinapasa si police chief? Dapat meron ka ng recommendation. Hawak mo yung kapidavit. Malalaking tao. Pinasa mo doon sa iyong supervisor. I know there's a chain of command. Pagdating sa inyo, pinapasa nyo sa court. Pero dapat nag-manifest kayo doon. At pinapasa nyo ngayon doon sa higher headquarters. Pero hindi ba as a seasoned officer, dapat malaman nyo, ipaglaban nyo yung testigo, meron kayong inahawakan na tao na makapagsasabi ng malalaking tao na involved dito sa droga. Ito ay principal effort ng presidente ngayon na talagang mahuli yung mga nagbebenta ng droga, yung mga sindikato. Bakit hindi natin binigyan ng karapat-dapat na seguridad o diligence? Ayokong tanongin yung kan eh, because res ipsa loquitur, nilagay nyo dun sa jail. Sabi nyo, dinagdagan nyo ng seguridad. Pero ganun pa man, inabot pa rin. Binolt cutter yung gate, pumasok doon. I'm not making any judgment, pero ang mga kwento, nagsasari-sari na, at ang nangyari, pinalabas yung mga preso, inisa-isa ang pangalan, makita yung siyap, ibinalik, tinepok muna si Mayor. Parang maluwag tayo masyado. Parang tayo the gang that couldn't shoot straight. What is your answer to that? Sir, when I asked my provincial director regarding his assessment, kaya naman daw sir i-secure nung ating public safety personnel yung jail dahil maliit lang naman sir yung lugar at saka malapit din naman sa city proper, sir. Well, I will not argue with you with that because the consequences have been fatal. Yes. But you are a seasoned officer and I hope you understand what I'm asking. Because cargo hindi lang ng konsyensya nyo, command responsibility yan na pagka mayroong malaking testigong ganyan, talaga isisikure natin sa maliit, napitan, at pagkatapos kayo napatay, di talo ang tao. Wala na tayong testigo ngayon. Talo ang gobyerno. The people have lost. And there is a blot on the face
of our law enforcement authorities and the criminal justice system. Normally, pagka ganyan, I've been a mayor for a long time, pero I would recommend ilagay nyo sa talagang secure area. Yung talagang hindi mararating ng kahit sino. Yes, sir. Noted, sir. So, nagkulong tayo dyan. Teka, ako may did you ever file a motion for custody? Kasi, di ba yung court ang nag-order na doon siya dalhin sa provincial jail, di ba? And the provincial jail is not under the supervision of the PNP, but by the provincial government, hindi ba? Ang tanong ko lang, nag-file dahil sa importansya ng testigo, ng suspect, ng respondent, hindi ba ka nakaisip na mag-motion, mag-move for custody o matransfer sa isang custodial center na alam nyo talagang secure siya? Wala kayong final motion sa court? Wala, sir. Okay. Just to follow up, and this is my final point on this, I'm not trying to pin you down. I'm trying to solve the problem of our laxity. Because buong Pilipinas ang napapahiya dyan. At hindi na bali mapahiya, may patay na mga tao. What do we learn from this then? Sir, of course, we learned that for this sensational person or cases. Mr. Chairman, may I ask we really have here? To protect them, sir. Sorry? Sir, in this instant case, we learned that since this subject is sensational, so we really have to give protection. And it's hard. But, and we did it, sir, but unfortunately, it happened during a legitimate police operations, which is the service of search warrant. I know, but the comment of Senator Lacson is very poignant, isn't it? Hindi nyo hawak yun. Binigay nyo sa judge. Binigay nyo sa isang lugar na hindi nyo kontrolado. Ngayon, wala tayong testigo, napaya ang buong basa. So I guess the lesson is kailangan dagdagan ang diligence natin. Kung nangyayari yan sa Muntinlupa, napapatayan tayo doon, napapatayan dito, who else is safe? Kung custody na ng pulisyan, custody na ng husgado, tapos mapapatay pa sa loob, eh ano naman klaseng gobyerno ang nangyayari sa atin dito? Sa isang gobyerno na sinasabi ng Pangulo natin, huhulihin natin lahat yung mga drug pushers, kukulong natin, kung lalaban, papatayin natin, pagkatapos pagdating sa loob, nanakawan tayo ng hustisya. Papatayin ng ibang tao yan at mananakawan tayo ng hustisya, mananakawan ang pamaraan ng hustisya dapat malitis at mahuli at makulong lahat yung mga kinaukulan. I don't have to answer that. I just wanted to make that comment. Senator Recto, is recognized? You have 10 minutes, sir. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ang unang katanungan ko ay para sa CIDG Region 8. Una-una, bakit kayo naging interesado dito kay Mayor Espinosa? Bakit at paano kayo naging interesado? Good morning, Your Honor. At first po, hindi naman po talaga si Mayor yung main target po doon. Nung nabanggit po nung deponent natin. Sino yung main target? Yung may transaction po doon sa informant book and informant po natin na si Yap, a certain Yap. So, nung nasabi niya po kasi... Ipaniwanag mo na mabuti, ha? Opo. Anong transaction na sinasabi mo? Based according po doon sa informant po natin, nagpunta po siya sa office ng CIDG 8. At sinabi niya na may re-report siya. Yung informant na yan, pwede bang i-present dito sa committee? Para malaman natin kung totoo ang tao o hindi. Ha? Ano yung ibig sabihin dito? O, yun na ka. Pwede bang iharap ninyo dito? Para malaman natin kung totoo ang tao o hindi. Siguro po mas maganda po kung may ano po sa court kasi na-examine naman po siya ng court po natin para po dito sa safety po nung
informant. Pwede naman wala naman pong problema sa akin. Pwede naman through an executive session niya kung sakasakali. So, kaya niyong magharap ng tao kung sakasakali? Kung sa executive session, probably po. Okay, please continue. Sige. So, may informant na pumunta sa inyo? Opo. So, nabanggit kailan niya... Kailan to? Kailan to? That was Saturday, October 29 po. October 29, opo. Okay. So, nabanggit niya po, sabi niya, sir, na may re-report siya na ano, transaction. So, mayroon daw nakapagsabi sa kanya na pinapapunta po siya doon sa sub-jail. At may nakapagsabi, so parang hearsay, gano'n? Hindi, may sinabihan po siya, isang inmate din niya po sa Abuyog Penal Colony. So, ito dating mga to inmate lahat? Ex-convicts. Okay. So, nagpunta po siya sa sub-jail. Numeretso po siya doon sa selda ni Raul. Yep. At tapos, iniingi daw po yung tulong niya para ma-dispose po yung, or ma-distribute po yung shabu, oh, yung drugs po. Okay. Tapos pumasok po yung pangalan ni Espinosa, ni Mayor? Hindi pa po. Okay. Bali po, tinanong daw siya kung okay siya. Sabi nung informant, okay. Tapos sabi daw nung Raul na yon, pwedeng pumunta ka doon sa selda na yon. Kasi si boss na ang magsasabi kung talagang okay. Basta narekomenda na daw siya doon. So, nung pumunta na siya doon, doon niya lang din nalaman na yung sinan na binabanggit nung Raul na yon ay si Mayor Espinosa po. Wala po siyang binanggit na may drugs. Basta nakita niya lang po daw may baril. Caliber 45. Okay, so sinabi sa inyo yon? Sinabi po sa amin. Okay. Kaharap ka nung sinabi sa iyo yun? Opo. Okay, anong ginawa mo? Na-inform mo ba yung immediate superior mo, ang regional director? Yung regional chief ko po, in-inform ko din po. Yung regional chief mo? Nang si AGC po. Opo. Nandito ba ho ba ang regional chief din niyo? Opo, si Sir Marcos po. Okay. Did you inform the regional director? Hindi po. No, no, I'm asking the regional chief. Nung binanggit sa inyo ni Mr. Laraga, anong ginawa naman ninyo? Actually, in-inform niya po ako verbally. So, nato sa sensitive information dahil binanggit dito pangalan ni Mayor Espinosa na high-value target, high-value personality. Di ba? Is that correct? Si Mayor... Oh, nabanggit na yung pangalan ni Mayor Espinosa eh. Actually, hindi na po considered na high-value target si Mayor kasi nakakulong po siya. Yun na nga. Okay. Pero kilalang personality. Alam natin, you're aware of the events. Opo. Diba? Naikwento nga po ni Major Laraga sa akin yung pagbibigay po ng information nung informante sa kanya. Okay. Sabi ko sa kanya, i-develop mo yung trabaho, i-validate mo. Eh ngayon, pag sigurado ka dyan, you can go on itong kumaga yung police work na gagawin niya pertaining to that information. Kasi pag may umaabot pong informasyon sa atin na something illegal, hindi naman po pinapawalimbaling o bahala po ng police. Then, naintindihan ko yun. I am with you on that. Ang tanong ko lang yung procedural, di ba? Yan ba tinalakay mo sa CIDG Krame? Pero kilala hindi po kasi yung superior mo. Alam natin, you're kasi aware of the events. Kasi yung level po ng information. Naikwento nga po ni Major Lara sa pagbibigay po ng regional chief. Nung si Major Lara naman isa may provincial office. Okay. Sabi ko sa kanya, I'm supervising the different provinces or regurado ka dyan. At ang go on that. Did you inform any of your superiors? Wala po. Police work. Wala pa. Nagagawin niya pertaining to that information. Wala pa po. Hindi pa po. Ang ginawa ko lang po, inerik ko po yung intelligence officer po. Na mag-extract doon ng information bahala sa informante ni Major Laraga. In which my intel officer made a report coming from Major Laraga. Yan ba, tinanakay mo sa akin, CIDG
Pagkatapos yun, di meron or lalagay po kasi yung superior mo. Kasi yung level po ng information is nagkwento nga po ni Major Lara so bilang regional nung si Major Lara na po is may provincial office. Sabi ko sa kanya, I'm just advising we are separate the different provinces. I understand what you are what you mean for yes, sir. Pero hindi ko po ito niliscuss kasi wala pa gagawin niya. We also consider the value of intelligence information. Suwa ko lang po, hindi naman po tayo basta-basta nagpapalabas yung intelligence officer to lead them na mag-extract doon ng information sa informante ni Major Larga. In which my intel officer made a report coming from Major Larga. Assuming meron na sa meeting, Sa isang judge. Tama ba yan?
Opo, Your Honor. Kasi wala yung spread ng hindi wala yung naman po yung duty.
Okay, tinitingnan ko lang yung timeline. With this Okay, tinitingnan ko lang yung coordinate with the regional director. Target is a high profile of is that lahat po na mga commanders sa Pelican is natawag po na commander should always coordinated with and informed his commanders should always units. Pag
specifically po yung coordination is that lahat po na coordinated with and informed his commanders actually po, Your Honor. Yung mga specifically po yung coordination is that lahat po na coordinated with and informed his commanders support units. So kung sino manghihingi ng support, So, did you... Support divisions. Wala akong, wala akong sinabi. Sa desk ko. So, lahat po na matawag naman coordinated with and informed his commanders labing isyam kayo. Is that correct? Labing siyam kayo. Bumadal kay Mayor Espinosa. Labing siyam kayo. Good morning, sir. Ako po yung wala. Is that correct? Labing siyam kayo. Doon sa medical legal, apat po ang tama. Senator Pacquiao is recognized. Chairman, but before I started asking question, Mr. Chairman, I would like to give a short manifestation. Is that correct? Labing siyam kayo. Para linisin ang ating bansa. Linisin sa mga katiwalian, especially sa droga.
No. Kung may mga pulis na... Apat po ang tama. Pacquiao is recognized. Hindi na niyo po ba yan? Ang ating Pangulo, before talagang I started asking pagdating questions, sa, Mr. Chairman, involved like ka sa droga. A short give up short manifestation. Pero kung may mga kapulisan naman tayo, binisin sa mga kawalian, especially sa droga. Government, no. Kung may mga pulis na apat po ang sa nakikita ko talagang yung mga dahilan ninyo sa chairman, yung mga testimony ninyo, pero kung may mga kapulisan naman tayo, linawin din kasi hindi natin pwedeng paikutin government yung isipan ng mga kung may mga pulis na Pero kung may mga kapulisan naman sino tayo, po bang sinasabi kasi apply hindi lang search warrant hindi natin pwedeng paikutin government yung isipan ng mga kung may mga pulis na ang the assessment din po pero kung may mga kapulisan na masinayo kung malinawin kasi hindi natin pwedeng paikutin bakit? Para po kunin yung anong mga illegal na kontrabando na nandoon po sa posesyon ng or kontrabando sa nakikita ko talagang isyu na nandito sa of the rights of the people to secure privacy kunin yung anong mga illegal na kontrabando na privacy property and person ng or kontrabando sa nakikita ko Espinosa of the rights of the people na privacy. Tanong natin kung tama pa yung privacy, property, and person. Yung
application of search warrant po namin. Ang search warrant like tama pa yung punta sa bahay, kailangan mong search warrant pero punta sa kulungan mo na si privacy person. It belongs to you. Nakikita ko si Espinosa. That is why you need to yes. Kaya nga naimbestigahan din yung judge ng Supreme Court. Ako, suportado ko kayo sa mga bahay at kailangan sa mga bahay. Pero kung ano si Presidente Pinoy,